Project Pare ng PNP Palasiki, Pangasinan, makatutulong upang maiwasan ang pagdami ng kasong rape ayon kay Police Captain Austria. Ang detaling yan o balita yan mula kay Kapartner Hernandez. Kapartner na. Yes, Kapartner, malaking tulong ang Project Pare ng Malasiki, Pangasinan para maiwasan ang pagdami ng kasong rape. Ito ay pag-educate sa makalalakihan upang hindi nila i-commit ang krimeng ito ayon kay Police Captain Vladimir Koster Austria, Operation PICAD ng Malasiki Police Station sa panayam ng Sunshine Radio. Sunshine News Blast. Na Project Pare, which is anti-rape yon. Mm-hmm. Yung rape na salita is parang ni-rumble words lang namin. Ang layunin naman nun is kakausapin natin yung mga kalalakihan, yung mga tatay, which is hindi yung biktima ang ating target. Mm-hmm. Kundi ang target natin doon is yung mga kalalakihan na siya posibling. Ang posibling makakommit ng crime. And then, in line with the program of our regional director, yung secured at saka si provincial director natin na first, yung must be felt, impartial, respectful, service-oriented, trusted. Mm-hmm. Ang ating kapulisan, pinabantayan yung sinasabi natin na strategized na deployment talaga. Maganda yung pagkaka-device ng ating deployment sa pangunguna po ng ating officer in charge. Marami pa po kaming nakaambang na mga programa. Gusto namin na talagang maramdaman ng ating mga kababayan ang ating kapulisan. Samantala, nakatutok ang pulisya sa Malasiki ngayong Town Fiesta. Anya, mapayapa ang bayan at walang anumang naitalang masamang pangyayari. Ibinalita rin ni Police Captain Austria ng Malasiki Police Station ay isang drug-free workplace kung saan ang mga pulis ay matitino at walang gumagamit ng droga. Sunshine News Blast. Sa atin sa Malasiki Police Station is na-declare po rin tayo na drug-free workplace, which is talagang maganda kasi minomonitor natin yung mga kasama natin. Binabantag, babantayan kami. Kung sakaling may mga problema na nag-i-exist dyan, see to it na dapat makausap ang personnel na nagkakaroon ng problema para hindi siya ma-involve sa mga ganyan. Maigpit ang pagbabantay namin sa mga kasama namin. Kasi ayaw namin na may mapariwara sa kanila. Tuloy-tuloy din ang pagbabantay ng mga pulis ng Malasiki sa mga paaralan at sa iba pang mga matataong lugar. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at streaming. Samantala, Burgos MPS Chief of Police, Dorial. Inikayat ang publiko na i-report agad ang mga cybercrime anti-insurgency campaign. Tututukan ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Vic Taod. Kapartner Vic. Yes, maganda umaga sa lahat ng mga nakikinig. Hinikayat ni Burgos Municipal Police Station Chief of Police, Police Major Conrado Norial, ang publiko, lalo na ang mga kabataan, na agad na i-report sa police station ang anumang uri ng cybercrime. Sa panayam ng kapartner police ng bayan sa Sunshine Radio, sinabi nito na kasama na rito ang scam, online harassment at cyberbullying. Sunshine News Blast! Ano naman po sa advice ko sa mga kabataan, lalo na sa kababaihan at sa mga magulang, na dapat continuous yung communication nila sa mga anak nila na magulang. Tapos lahat po ng mga yung mga private na mga ano nila sa cellphone, sana nilang iano dong yung private ano nila. Na no, tapos ang ano din natin na i-report din nila kaagad sa police kung ano man, lalo na ngayon yung mga cyber scam, ganun po, ano po nila na i-report dapat sa PMP para ma-actionan kaagad. Kasi pag hindi nila i-report, mag-spread, parang mas dadami yung mabibiktima. Samantala, hindi rin nakakaligtaan ng Burgos Police ang kampanya laban sa insurgency, bagamat hindi pa ito nagmamanifest sa bayan. Anya, nagsasagawa pa rin sila ng lecture upang i-counter ang mga doktrina ng makakaliwa laban sa gobyerno. Sunshine News Blast! Ganun din pong ginagawa natin sa Burgos. Yung lecture natin, inaano natin kung ano yung pwedeng mangyari, kung yung kaano sila, kung paano katamis ang pagre-recruit nila. Sinaano na, kina-counter natin na yun ay
walang maidudulot na maganda sa kanila. Correct. Tapos sa mga estudyante ngayon, lalo na nga sa estudyante, yun ang pinaka vulnerable pagdating sa recruitment ng mga ito. Pero ngayon po, sisigurado natin sa Burgos, wala pong nangyayaring ganun na recruitment o di ka man ano, dahil din sa pinagting natin ng mga lecture against sa insurgency. Una nang inihayag ng national government na wala nang anumang mga active guerrilla front ng rebelding grupo sa lahat ng rehiyon ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Vic Tahod, kapartner mo sa Balita at Servisyo. At sa iba pang mga balita, Bapandan Mayor Vega, dinaluhan ang pagtanggap ng donasyon ng chemistry analyzer galing sa DOH Ilocos Center for Health Development. Ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Sheila Balo. Kapartner Sheila. Dinaluhan ni Bapandan Mayor Carcassian Vega kasama si Dr. Carissa Quinto Ortiz at kanyang buting staff ng Bapandan Rural Health Unit o RHU upang tanggapin ang donasyon na chemistry analyzer galing sa Department of Health Ilocos Center for Health Development Ilocos Region sa pangunguna ni Dr. Paula Pasidjong panggagamitin sa pinapatayang Super Health Center sa Barangay Torres. Bago ang turnover ceremony ay ang masusing training na makawani ng RHU kung paano gamitin ang chemical analyzer upang ubos itong makabuluhan at tama ang ilabas itong resulta. Ito ay ginanap noong ika-19 ng Enero taong 2024 sa Puerto de San Nusan Beach Resort Hotel San Juan, La Union. Nagpapasalamat sa mga panan LGU sa pangunguna ng alkalde at pati na rin ang mga empleyado nito sapagkat ang mga biyayang natatamo ng bayan na bunga ng kasipagan ng bawat isa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa Balita Service. Samantala, Bulinaw Mayor Alfonso Celeste pinagmalaki ang bayan bilang isa sa most visited local tourist destination dahil sa giant clams at magagandang resort. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Isa ang Bulinaw, Pangasinan sa most visited local tourist destination sa ngayon. Ito ang ibinahagi ni Mayor Alfonso Celeste sa exclusive interview ng SM News North Luzon. Sunshine News Blast. Regarding sa tourism po, siguro po masasabi ko na isa kami sa pinakamaraming pinupuntahan ngayon ng especially local tourists. Kasi marami kaming site to visit dito sa Bulinaw. Siyempre yung Alaminos, Hundred Islands, famous talaga yon. Pero pag after ng Hundred Islands, wala na. Hindi kumpara sa amin, marami po kaming site to visit dito. Katulad ng church, yung lighthouse, yung beach, falls. At siyempre yung pinagaano po namin na yung giant clams na dito po nagmumula ang giant clams sa buong Pilipinas. Dahil sa UP Imisay, sila po ang nag-aalaga. May mga 50,000 maliliit at malalaking giant clams po kami dito. At sa ngayon, patok sa top 5 ang Bulinaw, Pangasinan sa nanalo sa kompetisyon na Department of Tourism kung saan labanan ng may pinakamagandang tourism project. Ayon kay Mayor Alfonso, ang kanilang tourism project ay Legacy of the Sea, kung saan gagawang Bulinaw LGU ng site na maaaring puntahan ng mga turista tungkol sa giant clam. Ngayon, may proyekto din ang Bulinaw, Pangasinan, ang pagpaparami ng sea cucumber at sea orchid na gustong-gusto ng mabansang tulad ng China at Japan. Samantala, inanunsyo ng alkalde na magkakaroon ng medical, surgical at dental mission sa loob ng 5 araw sa bayan ng Bulinaw at Alaminos. Ito ay handog na isang Bulinaw resident na galing ng Amerika na nag-aral sa USC kasama ang kanyang mga kagrupo. Sunshine News Blast. Meron po kaming kababayan na taga-Amerika na nag-aaral dati sa USC na may grupo po sila kasama po yung US saka USC. Ito eh, group. Magkakaroon po ng medical, dental, surgical. 5 araw po yon, start ng 24 hanggang 28. So, yung mga major at minor surgeries sa Alaminos po nila gagawin. Yung dental,
dito saka sa isla. Dalawang group, medical dental. Ipinagmamalaki ni Mayor Alfonso na ang tulong na binibigay ng Bulinaw LGU ay from birth to tomb, kaya hindi sila mamoblema sa eleksyon. Samantalang piyesta ng Bulinaw ay gagawin sa Abril 19 hanggang 20, 2024. Para sa Diyos at Pilipinas kong bahal, learner na best kapartner mo sa balita at servisyo. At sa iba pa mga balita, mas pinabonggang street dance competition, art exhibit at mga sikat na banda, ilan lamang sa kaabang-abang sa Pakuan Festival ng Bani, Pangasinan. Ang detaling yan mula kay Kapartner Vic Tahod. Kapartner Vic. Magkakaroon ng iba't ibang masasaya at makukulay na aktibidad ang Pakuan Festival ngayon sa Bani, Pangasinan. Ito ay magsisimula January 27 hanggang February 4, 2024 ayon kay John Daryl Katabay, Tourism Officer ng Bani, Pangasinan. Sunshine News Blast. This upcoming January 27 po, magkakaroon po kami ng Pakuan or our 8th Pakuan Festival dito sa bahay ng Bani na magtatagal po hanggang February 4, na kung saan po matutunghayan po ulit natin ang Tambol at Kudyapi competition ng mga iba't ibang mga eskwelahan, at nandyan rin po ang ating street dance competition. And of course, magkakaroon po ng art exhibit na kung saan ay may bagong mga grupo ng mga artist dito sa aming bayan na kinukompose po ng mga kabataan. Samantala, ang ilan sa mga art ng Bani, Pangasinan na ipapakita sa art exhibit ay ibibentas ng mga kabataan kung saan bahagi ng kita ay mapupunta sa grupo ng mga artist at sa artist. Magkakaroon din ng mga sikat na banda na tiyak na mai-enjoy ng mga residente ng Bani at mga bisita rito. Yan po namin ang lahat na pumunta makilahok at makisaya sa darating na Pakuan Festival 2024 dito sa aming bayan sa January 27 to February 4, na kung saan hindi lang po kayo magsasaya pero mabubusog po kayo sa pinakamatamis na Pakuan sa Northern Luzon. Katabay ang matatamis at masasarap na Pakuan ng Bani. At anya, hindi lamang ang Pakuan ang pinagmamalaki rito kundi pati ang mga magagandang beach at falls at ang Pulipol Island. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Vic Tahod, kapartner mo sa balita at serbisyo. At dagdag pa ang balita, mga empleyado ng Bulinaw lilipat na sa kanilang bagong munisipyo sa Pebrero o Marso. Ayun yan kay Mayor Celeste. Ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila. Sa Pebrero o Marso ay lilipat na sa bagong munisipyo ang mga empleyado ng Bulinaw Local Government Unit. Sa exclusive interview ng Sunshine Radio, sinabi ni Mayor Alfonso Celeste na gawa na itong unit di pa makalipat dahil kulang pa ng mga kabinet. Sunshine News Blast! Ang target namin baka February o March kasi marami pang walang kabinet. Gano'n. Sad ng alkalde na sa mahigit 140 million pesos ang ginastos dito mula sa tax ng taumpayan at sa savings ng munisipyo. Ipinakita rin ng alkalde na ang mga disenyo ng mga proyekto na gagawin ng bayan ng kasama ang Bulinaw Convention Center, park, bagong palengke at giant clams tourism site. Sunshine News Blast! Kumbaga sa ano eh, dahil din sa mga kababayan po natin na siyempre hindi, kahit maganda po ang plano ng pinaka-head, kung hindi naman tumutulong nasa baba, wala rin po. Sa ngayon, gustong isulong ng Bulinaw LGU ang kompetisyon para sa pinakamalinis at greenest barangay kung saan ka-partner dito si Kung Art Celeste. Samantala, pinagmalaki rin ni Mayor Celeste na ang Bulinaw ay may pinakamasarap na danggit at may pinakamalaking sea grass reserve kung saan talo pa ang Palawan. Willing din ang alkalde na i-feature ng SM9 News ang mga gandang mga site sa Bulinaw. Hinihikayat din ni Mayor ang lahat na bisitahin ang mga gandang lugar sa Bulinaw, Pangasinan kasama na ang giant clams at mga resort. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa Balita at Service. Taon Fiesta ng Malasiki, kinilala ang kasipagan ng mga magsasaka. At ito po ang ating report. Inilaan para sa mga magsasakay katlong araw ng piyesta ng Malasiki bilang pasasalamat sa mga sakripisyong kanilang ibinigay para sa ekonomiya ng bayan. Nagkaroon ng iba't ibang aktibidad ang agaw na Dumaralos kagaya ng Dumaralos Float Parade,
Mr. and Ms. Agaw na Dumaralos, sangka at parapol mula sa iba't ibang pribadong kumpanya, establishmento at mga opisyal mula sa lokal at nasyonal. Kabilang sa parapol ang bigas, foliar fertilizer, corn seed, knapsack sprayer, water pump at iba pa. Pahayag ni Mayor Noel Antones Lani, tampok sa Agaw na Dumaralos ang paligsahan ng mga malalaki gulay, mga huling isda at alagang hayop. Ito yung araw ng mga magsasaka. So showcasing their mga produce nila. Kanina may mga malalaking kambing na nandun. Mga manok na malalaki and mga products nilang yung sangka. Sangka balgan, which means mga bigger products, corn, mga ganun. Dagdag ni Heslani, itong pagkakataon para sa iba't ibang stakeholders, particular ng Department of Agriculture Region 1, na magbigay ng tulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng kanilang mga asosasyon. Problema ngayon ng mga magsasaka, ang kakulangan ng tubig sa irigasyon ng kanilang sakahan ayon kay Malasiki Municipal Agriculture Office of Benito Alamar. At dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga magsasaka na idulog ito sa representante ng National Irrigation Administration or DIA sa sinagawang open forum. Question po sa open forum po natin, mayroong dinulog ng ating mga farmers under National Irrigation System na kulang po yung tubig na dumadating sa ating municipality kasi tulad ng dating sinasabi namin kasi ang Malasiki po nasa tail end. Bago makarating ang tubig sa bayan ng Malasiki ay pinipigilan na ito ng ibang mga munisipyo at bilang solusyon ay magkakaroon ng NIA ng consultation meeting sa gaganapin na sa munisipyo ng Manawag para iresolba ang suliranin ito ng mga magsasaka. Isa sa mga ginawaran ng pagkilala bilang kauna-unahang organic farmer sa buong Region 1 si Marlene Inosaria ng JMS Crops Farm at dahil itong ibahagi ang nalalaman kaugnay sa organikong pagsasaka. Sa akin po, sa mister ko, kami po ang gumagawa, kaya sustainable. Pero gusto po namin din may share o kaya kung hindi nyo man po maharap dahil super po ang talagang challenger sa paggawa. So willing po kami na tumulong po. Kahit mag-demo or ano sa inyong farm. At yung nga po, yung vermi compost. Number one po yun. Yun po yung natutunan namin na pamamaraan para umangat po ang ating ani. Kabilang sa mga natitirang aktibidad ng Malasiki Town Fiesta, ang Educators Night para sa pampubliko at pribadong paaralan, Miss Malasiki Coronation Night at concern ng iba't ibang sikat na banda kagaya ng AGs. Inanyayahan ng punong bayan ang lahat na bisitahin ang nalalabing araw ng kanilang kapistahan para makilahok sa mga masasayang aktibidad na magtatapos sa Enero 25 ng taong ito. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, J. Miguel Mendoza, SM9 News, North Luzon. Samantala, Mayor Bilen, tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng home visit kasama ang BHW, mga doktor at mga nurse ng Lunsod. Alamin natin ang detaling yan mula kay Kapare Let Borbriguera. Kapare Let. Tuloy-tuloy ang pagsasagawa ni Mayor Bilen Fernandez ng home visit program. Kasama nito ang mga doktor, nurse, barangay health workers at ibang frontliner. Anya, di lamang ginagawa ng mga ito ang kanilang trabaho, kundi may pag-ibig. Isa sa mga binisita ni Mayor Bilen Fernandez itong weekend, ang Bunuan Binlok, kasama si Kapitan Wilmer Castañares, kung saan kasama sa mga nabibisita ng Mayura, ang mga may sakit at mga nangangailangan ng tulong. Anya, mas mainam din upang mailapit sa tao ang serbisyo ng lokal na pamahalaan. Sa ngayon, patuloy din nakikipaglaban ang Dagupan LGU sa budget kung saan kasama rito ang programa sa kalusugan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner Ilet Morbriguera, kapartner mo sa balita at servisyo. At para sa huling balitang regional, plant now pay later program ng inilaan ng Biba Corn Cluster ng Malasiki para sa mga magsasaka. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapare Lerna Hernandez. Kapare Lerna. Isa ang Plant Now Pay Later sa programang ginagawa ng Biba Corn Cluster at Municipal Agriculturist and Fisheries Council. Ito ang inihayag ni Michael Lopez, Vice Chairman ng Municipal Agriculturist and Fisheries Council at President ng Biba Corn Cluster sa panayam ng Sunshine Region.
Sunshine News Blast. Sa aming cluster organization, kami po ay tumutulong. Halimbawa ngayon, mayroon kaming project na Plant Now, Pay Later, kung saan kami nagpapairam ng bingi at abono sa aming mga membro na magsasaka. Ito ay kanilang babayaran pagkatapos ng anihan. Anya, sa pamamagitan ng tulong mula sa Department of Agriculture, ito ay kanilang pinaglago sa pamamagitan ng pagtulong sa kanilang mga miyembro na umaabot na sa mahigit 400 magsasaka sa 400 ektarya ng lumpain. Isa sa kanilang kailangan ng Malasiki farmers ang tubig at intervention. Anya, sa pamamahunan, sa pamumuhunan mula sa gobyerno para di na sila umasa sa landing company na malaki ang interest. Anya, pwedeng makapag-loan sa land bank pero limitado lang. Sunshine News Blast. Siguro sa may 5,000 farmer dito sa Malasiki, ang nakautang lang ngayong taon, 200. Nanawagan si Michael kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tulungan sila na ang mabigyan ng loan ng gobyerno na may maliit na interest. Saad naman ni Reynaldo Galverio ng Abante Dumaralos Agriculture Cooperative na kailangan nila ng machinery, patubig at traktura at mga gamit sa pang-harvest. Sunshine News Blast. Tubig naman, kahit walang tubig ang irrigation namin is okay naman yung tubig sa amin sa tubo, sa gripo. Nakaka-survive naman kami sa ngayon. So wala naman problema sa tubig. Ang kailangan lang namin is mga machineries. Ang tinig ni Reynaldo Galverio ni Abante Dumaralos sa Agriculture Cooperative para sa JOS at Pilipinas Kong Mahal. Learner Hernandez, kapartner mo sa balita at service. We'll be right back.